Ha? Hotdog! Sana mag-umpisa ng vlog. Papagupit mo na ako. Haba na kasi ng buho ko. Oh, ang haba na ng buho ko. At ngayon, isimula natin yung first vlog ko. So, ang topic natin ngayon ay mga 10 bagay na gusto ng isang babae sa isang lalaki. Yung topic na to, nagtanong-tanong din ako. Siyempre, ayoko magbase sa opinion ko kasi hindi naman ako babae. Ito yung naghalong opinion ko tsaka yung tawag doon? Survey ko. Kaya eto siya. Punta tayo sa number 1. Una, kailangan mabait ka. Kasi isipin mo, kung ikaw mamimili, pipili ka na mabait, di ba? Anong gusto mo yung bara-bara na lang? Siyempre, gusto mo yung mabait. Gusto mo yung may hotdog. Gusto mo ba yung tarantado? Siyempre yung gusto mo yung kayang ano, kaya kang alagaan. Hindi yung papabayaan ka lang, ha? Tandaan mo yan. Ha? Paano ba? Gusto nila may umayang utak. Hindi naman sa nagaano ko na kailangan patalino ka. Ang gusto lang nila may isip ka. May isip ka na isipin hindi lang yung sarili mo. Yung may kakayahan kang isipin yung nasa paligid mo. Hindi yung self-centered. Gusto nila yung pag nag-isip ka, kasama mo sila sa isipin mo. Gusto nila yun. Saka syempre, gusto nila yung taong mapag-isip. Yung mapag-isip ng goal. Yung pupuntahan niya, yung kung saan siya pupunta na kasama ka. Ganun. Hindi yung mag-iisip ka sa umpisa, nakasama siya, tapos yung nasa gitna na, iiwan mo lang pala. Hotdog! Pangatlo, gusto nila yung seryoso. Seryoso sa buhay, seryoso sa relasyon, at seryoso sa'yo. Yung seryoso ko sa kanya, ha? Yung seryoso, hindi yung ganun. Bad yun! Hindi naman sa bad yun, pero wag muna ngayon. Siyempre, antay mo muna yung right time na dumating ang iyong partner at ikahatid ka sa altar. Best gift yun para sa kanya. Balik tayo sa topic natin, wag tayo lumayo. Gusto nila yung seryoso sa buhay. Hindi yung palabiro. Yung palabiro na akala nila joke lang. Pero sa huli, na-joke lang sila. Yun yung mahirap eh. Yung i-joke lang ka lang sa huli. Masakit yun. Alam yun. Gusto nila yung once na naging kayo, seryoso ka sa kanya. Hindi yung pagpapuha mo na yung gusto mo. Aalis ka na. Hotdog! Pang-apat, God-fearing. Ano ba yung God-fearing? Gusto nila may takot sa Diyos. Kasi, isipin mo. Wala akong isipin. Gusto nila na yun yung maging center ng relasyon nyo. Si God yung magiging pundasyon nyo. Sa kanya kayo nakakapit. Siyempre, kung walang guide niya, ipakasarili nyo lang iniisip nyo, diba? Ito, hindi naman lahat ng relasyon. Perfecto eh. Siyempre, mag-aaway at mag-aaway kayo, pero sinasabi ko sa inyo. Low isip. Siyempre, kung God-fearing ka, takot ka sa Diyos, siyempre, matututo kang handle yung galit mo. Lalo na yung pagiging maintindihin mo. Hindi yung basta-basta ka nalang nagsiselos. Kahit wala namang ginagawa yung tao. Tsaka kung paano ka magbigay ng love sa ibang tao, hindi lang yung sa partner mo, kundi yung nasa paligid mo. Alam mo yun, yung nasa paligid mo, hindi lang yung ikaw, yung minamahal mo. Hindi lang yung partner mo yung minamahal mo, syempre pati yung ibang tao. Pero hindi mo naman yung mamahalin. Ha? Huh? Syempre mas mahal mo yung taong mahal mo, tsaka si God. Clear? 5. Respeto. Kasi kailangan alam mo kung hanggang saan ka lang, hanggang saan lang limitasyon mo. Yung kaya mong irespeto, yung kung ano siya ngayon, at kung ano siya meron ngayon. Hindi yung re-respetuhin mo siya dahil may gusto ka lang.
dapat nirerespetuhin mo siya dahil mahal mo siya. Tsaka hindi lang siya dapat yung nirerespeto mo, yung lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Mm-hmm. Big points yan pag meron ka niyan. Punta na tayo sa number 6. Honest, kailangan honest ka. Totoo ka. Kailangan totoo ka sa kanya. Magpakatotoo ka sa kanya. Hindi lang sa kanya, magpakatotoo ka sa sarili mo. Kasi paano mamahalin yung... paano mo siya mamahalin kung hindi mo na mamahalin sarili mo? Sinabi ko. Kung masakit man yung totoo, kung makatanggap ka man ng masakit na totoo, katotohanan. Pangapin mo. Bakit? At least, di ba? Alam mo yung totoo. Kaya mo nang baguhin yun. Focus and prioritize more on what is best for the family. English! Pastor! Family-oriented ka kailangan. Kailangan hindi lang yung hindi lang sarili mo yung iniisip mo. Naka-priority ka sa pamilya mo o kaya sa relasyon na meron ka ngayon. Iniisip mo sila. Nag-iisip ka hindi para sa sa'yo. Nag-iisip ka kung anong mas makakaganda sa kanila, sa relasyon nyo. Yun yung iniisip mo, hindi yung sarili mo. Gets? Madami paraan para masabing family-oriented ka. Activities, bakasyon, meron din mga entertainment. Basta isipin mo lagi na pwede to sa lahat, pwede to sa parte ng buong parte ng pamilya nyo. Hindi lang magbe-benefit sa'yo. O kaya doon sa jowa mo. O kaya doon sa crush mo. O kaya doon sa nililigawan mo. Magbe-benefit sa lahat. Gets mo? 8. Faithful. Bakit faithful, hindi loyal? Ano bang pinagkaya ba nila? Lang isipin. Ito kasi yan. Yung loyal, isipin mo, aso ka. Siyempre may mga conditions. May mga terms ka na dapat sundin. Kung nasunod mo yun, loyal ka. Pero yung faithful, pag mahal mo yung isang tao, walang ibang makakahadlang na ito. Ano ang ibig sabihin ko? Low ECP. Yung alam mong siya na yung makakasama mo habang buhay, tapos walang makakahadlang sa inyo. Walang bagay na ano mo makakasira sa relasyon nyo. Gets mo? Yun yung faithful. Yun yung maganda. Kaya dapat maging ganun ka. Number 9. Kailangan mabango ka. Kailangan mabango ka, syempre. Kahit hindi mo palang i-introduce yung sarili mo eh. Pag naamoy ka kagad nila mabango ka, syempre mapapansin ka kagad nila nun. Huwag naman yung sobrang bango na naligo ka na sa kolon. Ayos ka sa sarili mo. It's mo. Requirements ba na maging mabango ka, maging malinis ka? Requirements yun. Na maging mabango ka at malinis ka. Kung ayaw maging requirements yun, huwag ka maglinis. Tignan natin kung ano mangyayari sa'yo. Ako! Bakit? Aamuyin ka ba nila? Hindi ka nila aamuyin, pero maaamuy ka nila. Tandaan mo yan. Ito na tayo sa pang-10. Ang pang-10 natin, syempre, hindi naman mawawala dyan yung looks. Kailangan may itsura ka. Kailangan pogi ka. Parang ako. Charot. Alam nyo, wala naman kasing ginawang pangit sa mundo. So, lahat tayo may itsura. Depende na lang sa atin kung paano natin dadalhin yun. So, alam nyo na. Gusto ng mga babae, syempre, na-attract sila sa may mga itsura. Sinasabi na pumipili sila na may itsura. Isipin mo, may gwapo ka nga. Gwapo, nice. Gwapong gwapo ka. Lado naman, may ano pa yun, diba? Sama-sama tayo mga hindi gwapo. Pero may sense of humor. Ganun. Tandaan nyo, walang pangit. Ha? Depende na sa atin yan kung paano natin dadalhin yung itsura natin. Kung gusto nyo magpa-impress sa babaeng gusto nyo, magkayos-ayos kayo. Hindi yung pwedeng... ano, tawitan? Pasto! Hindi yung pwedeng nakasando lang kayo. Pwede yun. Siyempre, magpa-impress din kayo kahit pa paano. Huwag nyo ipakita yung good nyo lang. Ipakita nyo yung best nyo. Kung saan kayo best. Siyempre, may impressive.
So ayun na yung 10 ng mga bagay na gusto ng isang babae sa isang lalaki. Tingin ko ah, hindi ako nagbase sa opinion ko. Oo, nagbase ako sa opinion ko, pero hindi lahat. Tanong-tanong rin ako sa mga iba kung ano ba talaga yung mga gusto ng isang babae sa isang lalaki. Kadalasan sa kanila ay isa yung sagot. At yung sagot na yun, ay yun din yung opinion ko. Kaya ayun. Yun lang, salamat sa panonood ng aking first vlog. Subscribe! Ito, tips me to. Please subscribe. Share nyo na rin tong channel ko para updated kayo sa mga videos na lalabas ko. Tsaka kung meron lang kayong gusto ng content ko, gusto kong gawin, comment lang kayo. Try natin gawin. Bye! At dog!